you need to be patient with us kasi pag live po ang praise and worship, medyo nagkakaroon po ng conflict sa sound. So we really opted for the recorded praise and worship. That's why every Sunday recorded. Pag may special lang po, we just wanted to have it as a live praise and worship. So if you have problems hearing me sa Zoom, can you just chat us? Okay na ba ang sound? Okay, kasi kanina maraming nagsasabi. Okay, so today we'll have a special service because I just wanted to really expound on what is life all about. Kasi nga marami pong, even Christians, ano, marami nagtatanong na bakit ba tayo pinanganak? Kasi para bang walang kabuluhan yung buhay. Bakit saan ba tayo pupunta? Every day, gigising ka, tapos anong mangyayari? Diba? Parang kahit Christians eh, may ganong mga feeling. So ngayon po, ituturo ko the purpose of man's existence. Kasi po dito natin maintindihan na bakit po ba tayo pinanganak? Remember, God created you and I for a specifically valuable reason. And the greatest tragedy is not death. Hindi po itong pinakamasaklap sa buhay, yung kamatayan. But living without knowing your purpose. The two most important days of your life is the day you were born and the day you discover why. Ito po yung importante. Yung napinanganak tayo at bakit tayo pinanganak? Kasi pag yung why hindi natin alam, parang walang direksyon ng buhay eh, di ba? So, we need to discover why. And even among Christians, napapansin ko na kahit marami pong sinasabi nilang Kristiyano sila, hindi rin nila alam bakit. Okay? Life is like a circle. What do you mean by circle? Gigising ka sa umaga, tapos you do your routine, at the end of the day, matutulog ka, and then ulit na naman the following day, paulit-ulit, wala kang pupuntahan. Napansin niyo po ba? So, with Christ, when we become a daughter and son of God, life becomes a line, a straight line. Why? Because you have a purpose, you have a goal, and you have something to aim for in life. Hindi lang paikot-ikot. Every time you wake up, you have something to look forward to sa buhay natin. Kasi meron, alam mo kung ano yung layunin mo sa buhay mo. Pero kung hindi mo alam, ikot lang na ikot yan. Gigising ka, do your routine, puta ka ng trabaho, mag-aaral ka, and then what happened? Tutulog ka na naman, paulit-ulit. And then what? Kaya nga dapat, we need to understand that life is a straight line. It's not a circle because if that means you're living a life of circle, it is empty, vanity. Anything live under the sun is vanity, sabi nga sa Ecclesiastes. Sabi dito sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts except that no one can find out the work that God does from beginning to end. There is a God-shaped vacuum in every human heart that can never be filled or satisfied by anyone or anything other than God. Kaya nilagay po ng Panginoon, ng Diyos, yung vacuum sa heart natin so that we will experience and realize nothing can satisfy and make our life fulfilling kasi apart from God. Kaya siya lang po ang magpupundo niyan. God has put eternity in our hearts so that we will never find satisfaction in money, property, honor, or position. It goes on to say that unless we give primary importance to eternal things, we will never be able to find out what God has done. Kaya makita natin, bakit ba sasabihin natin, di ba marami nagsasabi, yumaman lang ako, masaya na ako. Eh bakit nung nakamtan natin gusto natin, marami na tayong pera, bakit hindi pa rin tayo masaya? Then, position. You attain your position. You attain your college education, everything. Pero bakit at the end of the day, may hinahanap pa rin tayo? Then, other will resort to relationship. Akala natin having a relationship will make you happy. And yet, ang daming
relationships, miserable. Kahit mayaman na nga, magaganda, celebrity, they break up. Why? Haven't you asked yourself na bakit kahit mag-asawa, hindi pa rin masaya. Nag-aaway-aaway, naghihiwalay pa rin. So dito natin, pag-aaralan, saan nagmula ang lahat at saan tayo lahat pupunta. Okay? So this will be a very good topic for us to understand what life is all about so that we will know and discover and seek our purpose. Then when we really know the purpose of God in our life, then doon natin maintindihan na masarap palang mabuhay kahit wala lahat to. Genesis 1:26 to 29, then God said, this is from the beginning of the Bible. If you believe that Bible is the word of God, that is the letter of God to humanity. Kaya kailangan alam natin. So in Genesis 1:26 to 29, then God said, let us make man in our image. This is very important. We are created in His image. According to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. So very clear po, dalawa lang po ang gender na nilikha ng Diyos. Okay? Male and female. He created them. At wala na pong aliens na sinasabi ng maraming mga nagsasabi that they pretend they have aliens. Tayo lang po ang kinreate, okay? Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. And God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So nakita natin, God is good. He provides. So number one, created in God's image. So we are created in the image of God. So meron tayong idea, anong image ng Diyos? Merong ulo, may katawan, may puso, and everything. To have dominion over all His creation. That is the purpose nung original ng Diyos. Okay? Na magkaroon po tayo ng dominion sa lahat ng nilikha niya. Lahat ng animals, every species on earth, binigyan niya ng dominion ang tao. It starts with Adam. Then what? To rule and subdue. Ibig sabihin to manage. Okay? Promise of provision. So kanina nabasa natin na God provided everything as long as you function to why you are created for. Okay? Kaya lang may nangyari. In Genesis 2:18, and the Lord God said, it's not good that man should be alone. I will make him an helper comparable to him. What I notice in this verse, that man, Adam, did not look for a woman. Hindi siya naghanap ng relasyon. Okay? Kasi pure pa siya eh. Okay? So, sabi ng Panginoon sa Genesis 2:9, and out of the ground, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. Next. Genesis 2:16, 17, talon po tayo. And the Lord God commanded the man. Sino kinuman niya? Si Adam. Okay, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So, sabi ng Panginoon kay Adam, lahat yan pwede mong kainin, except itong puno na to, yung bunga ng puno na to, wag na wag mong kakainin. Okay. That shows that God has given man a free will. Kasi ayaw ng Diyos na lumikha na para tayong robot. Now we are being controlled and manipulated. God wants
a relationship with His creation wherein we man freely obeys Him. Okay? Kaya lang may problema. Adam and Eve disobeyed God. Kinain nila. So, anong nangyari after nun? The spirit died. Ibig sabihin, sabi niya, the moment you eat, sabi niya, you shall surely die. Eh, pero bakit Adam lived for another 930 years? So, what is death? Akala natin kasi death is the end. Hindi po eh. We realize, according to the Bible, death means separation. Kaya, diba ang tao, pag namatay, yung kaluluwa niya, espiritu niya, humihiwalay sa katawan. Namatay, ibig sabihin, humiwalay. So, what happened in the beginning when Adam and Eve disobeyed God? The spirit died. Meaning, yung connection ng tao sa Diyos, naputol. Okay? So, ano mangyayari? The soul wherein the mind, the will, and the emotion, kung nandun po tayo, yun yung personality ng man, naging rebel, disobedient. Okay? Then, ang ibig sabihin ng rebel, I will do it my way. Okay? This is the essence of sin. I'll do it my way. Then what happened when we are cut off from the source of life? Body subject to sickness, weakness, and corruption. Doon pumasok yung sumpa. Kasi nahiwalay ang tao sa Diyos, who is the source of life. Doon nag-umpisa lahat. Okay? Then may sinabi ang Panginoon sa kanya, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, curse is the ground for your sake. So, hindi niya sinumpa si Adam. Ang sinumpa niya yung ground. Kasi ayaw niyang isumpa ang taong nilikha niya dahil mahal niya. Okay? So, sinumpa niya. Okay? So, ang nangyari lang, nung pagsumpa ng Diyos sa lupa, merong pinagawa ang Diyos kay Adam. In toil, you shall eat of it. Kung dati, andyan lang yan, kukunin mo lang, kakain ka na, ngayon, pagtrabahuin mo. Kaya dyan pumasok ang work, ang toiling. All the days of your life, man lost his purpose. This is where it began. Nawala ang layunin na bakit tayo nilikha. Why do you wake up every morning? Who am I? Tatanungin mo, sino ba ako? Kaya nakita mo, we lost our identity. Bakit? Napansin natin na mga ngayon, usong-uso yung mga Korean novela, no, Korean, mga Korean, everything Korean, lahat ng tao gusto pumuti, gusto maging Koreano. Bakit? Wala tayong identity. Kaya nga may mga celebrity, we admire the celebrity kasi gusto natin kopyahin. Kasi wala tayong identity. Kaya makita natin, marami tayong ina-idol, pero in spite of their lifestyle, we admire them. Okay? Kahit wasak ang buhay, I mean, user. Pero ina-admire natin eh. Kasi kahit tayo, wala tayong identity. Do you know who you are? Why am I here? Kaya maraming tao gigising. Bakit ba? Ba't ba ako nandito? Ba't ba ako gumigising? Mayroon nga commercial dito, kanino ka ba bumabangon? Diba? Where am I going? Alam niyo po ba kung saan kayo pupunta? So, alam ng Diyos na even before the foundation of the world, what will happen to humanity, ang Diyos na ang nag-initiate. Adam, when Adam and Eve sinned, Adam covered himself with fig leaves. Nagtago sila kasi dati, hindi sila na nila namamalaya, nahubad sila, they are naked. But now, they can see that they're naked. Why? Because the glory of the Lord lifted up. Now they see themselves for what and who they are. Without God's glory, lahat tayo nakikita natin ang karumihan natin. So, yung pagtakip nila ng fig leaves, it's a way of man to cover his sin before God. Ito yung paraan ng tao na takpan nila yung kasalanan nila sa Diyos.
dito pumasok ang umpisa ng what religion is all about. Kaya nagsulputan ng reliyon kasi ito ang paraan ng tao para itago ang kasalanan natin sa Diyos na banal. At ito ang paraan natin kung paano natin mapapanatag ang Diyos sa ating karumihan, which is very unacceptable before God. Kasi ang religion, napansin natin na kailangan gumawa ka ng mabuti para mailigtas ka. Pero ang Panginoon hindi tatanggapin ang ating kabutihan dahil sa mata ng Diyos, tayo ay makasalanan at siya ay banal. Religion, what is religion? Religion is a set of beliefs, a standard and a way of life. Lord, magsisimba ako, magbibigay ako, pero wag mong pakialaman ang buhay ko from Monday to Saturday. Linggo, magsisimba ako, pero sa Monday to Saturday, wag mo akong pakialaman. Religion become an obligation towards God to appease Him. Hindi natin mapapanatag ang Diyos dahil kahit anong kabutihan natin, madumi pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Religious people will not tell people to do evil. It even sasabihin sa atin ng religious people, mga pare, kahit anumang religion yan, gumawa tayo ng masama. No. He will never tell us to do evil, but to tell them to do good. Kaya nga makita mo, ang religion, it's a set of rules. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. But at the end of the day, hindi rin natin kaya. But you can do a lot of good and still no contact with God and still not live for an eternity values. Kahit sabi mong napakabait mong tao, napaka-generous mo, pero hindi ka pa rin kilala ng Diyos. Bakit? Dahil sinabi niya sa Isaiah 59:2, "For your iniquities has separated you from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Kaya makita natin, kahit diba, maraming mga sabihin natin, mga tao nagpe-pray ilang beses isang araw, ibig mo sabihin, Monday to Saturday, ba't wala nangyayari? Kasi hindi tayo naririnig ng Diyos dahil hiwalay nga tayo. In 64:6 Isaiah, "But we are all like an unclean thing and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf and our iniquities like the wind, He have taken us away." So yung kabutihan natin sa mata ng Diyos, parang basahan. So nakakita naman tayo ng basahan, ang dumi-dumi, pinakamaduming basahan, okay? Ganun po tayo tignan ng Diyos. Kaya lahat, alam mo ba marami nagsasabi, mabuti naman ako pero maraming mabuting tao nasa hell. Because they rely on their goodness, not on what God has offered. In Romans 5:8, "But God demonstrate His own love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us." So from the foundation of the world, even before the foundation of the world, plano na ang Diyos. Ano yon? Ibibigay niya, ipapadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Bakit? Napansin niyo po ba? Kung kaya natin iligtas ang sarili natin dahil sa kabutihang gawa natin, bakit kailangan pang isakripisyo ng ama ang anak niya? Logic na lang eh. Di ba magtatanong tayo, bakit nga ba? Ibig sabihin, kahit anong kabutihan natin, hindi pwede. Kaya ang ginawa niya, binigay niya yung anak niya, si Jesucristo, para ano? Una-una, sabi niya, para iligtas tayo sa kasalanan. Hindi lang para tayo hindi mapunta sa impyerno, para iligtas tayo sa kasalanan. Bakit yung buong pagkataon natin is inclined towards sin? Normal at natural tayo magkasala. Kita mo ang bata, hindi mo kailangan turuan magsinungaling, magsisinungaling yan. Kailangan mong turuan magsabi ng totoo. Ang bata, hindi mo kailangan turuan. Ang tao, hindi mo kailangan turuan na huwag magmura kasi magmumura yan. Pero tuturuan mo sila, huwag ka magmura. It's our own nature that we are bad and evil in itself. So, anong nangyari? When we, so anong sinabi niya? Binigay niya.
siya ang magbabayad ng lahat ng sisingilin ng Diyos dahil sa kasalanan. Dahil may kabayaran ang kasalanan. Kaya hindi natin mababayaran kasi lahat tayo makasalanan. So only His Son Jesus Christ, the sinless man who offered Himself to die on the cross to really pay the penalty of our sins. Pero ano requirement? Kasi marami pong lumalabas na gospel ngayon, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. But that is another gospel. The true gospel is you need to recognize makasalanan tayo, kailangan natin ng tagapagligtas. Repent. Yun ang requirements. Repent. Kaya lang ang mga lumalabas at lumalagkanap na gospel ngayon, just believe in the Lord Jesus Christ. Kaya marami sa loob ng simbahan, hindi totoong Kristiyano dahil naniwala lang sila at natatili pa rin sa kasalanan dahil hindi nila kinikilala na kailangan nila ng tagapagligtas. Unang-una, bakit natin kilalanin na kailangan natin ng tagapagligtas? Kasi alam natin, unang-una, tayo'y makasalanan. If we deny it, then we don't need a Savior. Okay? That's logic. Tama? Yun lang yung simple na common sense. Eh. Kung hindi ako makasalanan, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kaya maraming nagsasabi, oh, I believe in the Lord Jesus Christ. Kaya yun ang lumalaganap. Kaya maraming mga nagsasabi, I believe in the Lord Jesus Christ. And they claim to be Christians even without being really converted and being born again. So maintindihan natin yan mamaya. Kaya kailangan we have to repent. Why? Number one, to acknowledge, Lord, makasalanan ako. Namumuhay ako sa kasalanan. At pag namumuhay ako sa kasalanan, ibig sabihin, hiwalay ako sa iyo. So we need to acknowledge, I'm a sinner, I need a Savior, and I repent of all my sins. Ibig sabihin ba, banal na tayo? Hindi. So ibig sabihin, next requirement, now that you repent, ibig sabihin, change of mind, ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na iiwan natin kasi kailangan natin na tagapagligtas. Okay? So, number one, repent. Second, believe in the Lord Jesus Christ. Naniniwala. Ako ni paniniwalaan natin na Lord, hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. Ikaw ang magbabayad sa pamamagitan ng pagkamatay mo, nang ikaw ay nilibing at nabuhay muli na dito po na-justify ako. Ibig sabihin, my faith on the finished work on the cross made me righteous. Ano nangyari? With that kind of faith, result, spirit made alive. Dito yung sinasabi sa Ephesians 2:1, and you He made alive, you were dead in trespasses and sins. So, ibig sabihin, yung spirito natin, nabuhay muli. Bakit? Kasi yung ating kaluluwa, nahiwalay spirito at kaluluwa nahiwalay sa Diyos. Because of that repentance and forgiveness of sin, without repentance and acknowledging that Jesus Christ our Lord said, there's no forgiveness. When there's no forgiveness, we are not accepted by God. So, anong nangyari? Na-reconcile na tayo sa Diyos. Anak na tayo ng Diyos. Di ba? Ang sarap maging anak ng Diyos. So, sabi nga niya, next. Colossians 1:22, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. So, body becomes the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung ating katawan, ito na kung saan tayo ay babaptismuhan ng kanyang banal na espiritu para tulungan tayo, bigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay na para sa kanya. Okay? Righteousness is doing the things that are right upon all these requirements in the sight of God. It is very important that we love righteousness and hate wickedness. Okay? So, nung tayo po, naging anak ng Diyos, na-reconcile tayo, meron kang napapansin. Ngayon, kung dati, normal sa'yo magsinungaling, normal sa'yo mandaya, manloko, pero every time ginagawa mo yun,
parang may discomfort na. Bakit? Nananahan na yung spirito ng Diyos. So, yung pagiging masama mo, hindi ibig sabihin na, naging anak ka, banal ka na, hindi pa po. Ang ginawa po ni Kristo, yung kanyang righteousness, binihis sa atin. Parang bata na pulubi, ilang taon na sa kalye, ang dungis-dungis, inadapt ng isang pamilya o isang mag-asawa, binihisan siya. Pero yung libag, yung dumi na dumikit sa kanya dahil ilang taon siya nasa kalye, nanahan, hindi yun natanggal. Dahan-dahan na tuwing maliligo siya, kukuskusin. Pero ang damit niya, nakikita, malinis na siya. Pero yung kanyang loob, hindi pa. So, pagtingin ng Ama, Diyos Ama sa atin, nakikita niya yung damit ng katwiran ng kanyang anak na si Jesus. Pero yung pagkatao natin, hindi pa nabago. Okay? Next. Thus, when we start our Christian life with faith in Christ, righteousness is imputed to us. So, ibig sabihin, binihisan tayo ng righteousness ni Kristo. We are counted righteous because of His righteousness imputed to us, but we are not actually righteous ourselves. So, kanina in-explain ko yon. Nakikita ng Ama na dahil sa ating pananampalataya sa kanyang anak, paglalapit na tayo dahil ginawa na niya tayong anak, ang tinitingnan niya yung righteousness ng anak niya, hindi yung righteousness natin. Pero hindi tayo matatapos doon. As we walk righteously, then the path of righteous is a shining light that shines more and more into a perfect day. As God offers forgiveness, He offers also His holiness. Hindi natin magagawa yon, siya ang gagawa nun. Okay? Ano nangyari? Now that we are connected with God, we are restored to original purpose. Ano yon? Yung gagawin niya ngayon, yung original na nawala sa atin, yung created in His image. Kaya sabi niya sa Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. That is the purpose. Yan po ang layunin ng bawat isa na may pananampalataya kay Jesucristo, na ang ating layunin ay maibalik sa original purpose na maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus, dahil we are created in the image of God, which was destroyed and marred by sin. Nawasak yun, nasira yun. Anong binalik niya ulit? To have dominion. So, merong maganda plan ang Diyos sa atin. Ano sabi niya sa Revelations 5:10? And have made us kings and priests to our God. We shall reign on the earth. Napansin natin nung si Jesucristo nandito, ang tinuro niya about kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Bakit? Kasi sa pagbalik niya, itataguyod niya yung kaharian ng Diyos na kung saan lahat mamumuhay ng may katwiran. Kaya lang, ang Panginoon, Jesus, hindi lang siya ang mamumuno. Yung kanyang mga anak na nagpasakop sa kanya habang namumuhay dito sa lupa. Kaya ang labanan, gaano natin nahayaan ang banal na espiritu pagkabanalin tayo dahil dito nakasalalay kung ano po ang ating gantimpala. Sabi niya, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with Him 1,000 years. Then sabi niya, to rule and subdue. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So dito nakita natin, binigyan tayo ng authority against the devil, against the demons in here on earth. Kasi lalabanan tayo ng demonyo, okay? Kasi ang layunin ng demonyo, wasakin ang buhay natin. At hindi tayo makapamuhay sa layunin ng Diyos para habang buhay, habang nandito tayo sa lupa, miserable buhay natin. Kasi di ba sabi niya sa John 10:10, the devil came to kill, to steal, and destroy. Yan lang ang aim niya. Pero Christ came to give us abundant life. So paano ba natin ma-achieve yung abundant life?
Okay, so ang promise din ng Panginoon, tinanggalan na niya ng kapangyarihan ang mga si Satanas, pero hindi niya winasak si Satan. Inalaw niya, he was only defeated on the cross but not destroyed. Why? Kasi dito papasok ang testing ng buhay. Next. John 16:33, I have told you this thing so that in me you have perfect peace and confidence. In the world, you have tribulations and trials and distress and frustration. Lahat yan mararanasan natin. But be of good cheer, take courage, and be confident, certain, undaunted, for I have overcome the world, I have deprived of its power to harm you, and have conquered it for you. So, na pagtagumpayan na ang Panginoon, ang mundo. Ano ba meron sa mundo? Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Yan, kailangan ang ating mga pagtatagumpayan bilang anak ng Diyos. Pero meron din siyang binigay, binalik. Okay? Ano sabi niya? He will provide everything for us. Everything. Pero may kondisyon. Ano sabi diyan? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meaning, sasaliksikin natin ano ang sa buhay natin na tayo pa rin na naghahari. Kasi nga, the essence of sin is, I will do it my way. Pero ngayon na tayo anak ng Diyos, hahayaan natin ang Diyos, let Him do it His way over my life. Hindi madali yun. Yun ang labanan. Therefore, sabi niya, makita mo dito, ha, sabi nga niya, all these things shall be added. Okay, pangako niya yon. Therefore, do not worry and be anxious. Imagine, uutusan tayo ng Diyos, huwag kayo mabahala. Huwag kayo mag-worry. Ano kayo hindi mag-worry? Malmala ng bilihin, di ba? Hindi mo nga alam kung bukas may trabaho ka, kung bukas may negosyo ka pa. Paano kayo hindi mag-worry? Bakit? Merong sinabi ang Diyos, huwag kang mabahala. Dahil ang confidence ng Diyos sa atin, hanggat siya ang namumuno, siya ang naghahari sa buhay natin, lahat ng alalahanin natin, sagot niya, dahil ngayon ang buhay natin ay nasa kanya na. Okay? How can I attest this? Okay? In my life, you know me very well, that I need 200,000 more or less a month for my expenses, for ministry expenses, and for personal expenses. Wala po akong sweldo, wala akong allowance, wala akong offering, and I don't solicit, and I don't ask money. And yet, with that kind of amount, God is able to provide, to prove to others that the Word of God is powerful and it works if we trust in Him. Okay? Kaya hindi ko dapat alala, hindi ko inaalala. Okay? For the Gentiles, sabi dito, for the Gentiles wish for and crave diligently, seek all these things. And your heavenly fathers know well that you need them all. So ibig sabihin ng Gentiles, yung walang Diyos. Yung ibig sabihin ng walang Diyos, walang kaugnayan relationship sa Diyos. Ito ang mga taong hahabulin ang pera. Paano kumita? Kailangan nilang habulin yun dahil sagot nila yung buhay nila. Yan ang buhay ng walang Diyos. Kailangan habulin mo dahil may babayaran. Kailangan habulin natin magkapera, yumaman. Kaya lahat yan hindi nagbibigay ng satisfaction dahil yan ang nagsasabi, ako pa rin ang naghahari, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. No, in any other way, kailangan kong magsinungaling, kailangan kong mandaya, kailangan ganito. Kaya nangyayari, ang tao, dahil hiwalay sa Diyos, pasama ng pasama, pagpahirap ng pahirap ang buhay. Pero pag ikaw anak ng Diyos, sinusuko mo ang kapaghahari mo sa buhay mo, unti-unti, hindi yan biglaan. Hindi ko sinasabi, oy, mag-quit ka na sa trabaho mo, mahihinto mo yung negosyo mo. Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi lang dito,
Dahan-dahan. Kung dati namumuhay ka sa maliit kasalanan, isa-isa yan, aalisin. Pero dahan-dahan din, nararanasan mo ang katapatan, kapangyarihan ng Diyos. Hindi yan biglaan, mga kapatid. Naranasan ko rin maghirap nung sinuko ko ang buhay ko, yung karir ko. Okay? Namuhay din kami ng wala. Pero nasaan ako ngayon? That was 20 years ago. Where I am now? Because God is increasing His lordship and His kingship in my life. Hindi ko kailangan buli ng pera. Dahil dito ko napatunayan na ang pera idadagdag na lang hanggat siya ang naghahari sa atin. Now, what is the tree of life? Binalik niya tayo sa tree of life. Kasi dati kumakain lang si Adan. Sabi niya, kainin mo to, tree of life. Kasi nga, si Adam may be created in an adult form, but his spirit, his personality is babe. Bata pa. Kailan makilala niya, matutunan niya ang paraanan ng Diyos. Okay? Then, ano nangyari? Ngayong anak na tayo, anong gagawin natin? Sabi nga, the righteous shall live by faith. So, ibig sabihin na tayo, kailan lumago? Okay? Kailangan lumalago ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kailangan lumalago ang pagkakilala natin sa Diyos. At dito natin to makukuha sa pamamagitan ng kanyang salita, the Bible. Okay? Now, when the Lordship of Christ is growing in us, yung promises niya unti-unting nararanasan natin. Kaya nga sabi niya sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Okay? Now, sabi nga dyan, we are so blessed in everything. Eh bakit hindi nangyayari sa buhay Kristiyano? Kasi nga, hindi pa tayo sinusuko yung dapat nang isuko. All resources are available but will only be unlocked until you live your purpose. When God called my life, hindi ko alam layunin ko. Pero I was patient in His guidance. Unti-unti ko nabubuksan yung mga pintuan ng mga pangako niya at nakiklaim ko. Kasi binibigyan niya ako ng susi hanggat binibigyan niya ako ng revelation of who He is. Upon this rock, I will give you, sabi niya, I will build my church. Ano yung bato na yun? Yung revelation of who Christ is. So, how do we live the purpose of God in our life? Paano ba natin mabuhay? Okay, tinanggap na natin, nagsisi na tayo, Lord, kasi makasalanan ako ngayon. May pananampala, I believe na binayaran mo, tinanggap kita. Paano ko maipapamuhay ang layunin mo para ma-experience ko yung sinasabi mong abundant life, na ang life is very satisfying and fulfilling? Paano po ba? In Luke 9:23, Then He said to them all, If anyone desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross daily and follow Me. Hindi sinabi ng Panginoon na next month or what, kailan niya? Daily. Dinadahan-dahan niya tayo. Bakit? Kasi minsan nag-uumpisa tayo, nagsisimba lang ng Linggo, makikinig sa preaching. Tapos yung preaching, na-convict tayo. So nung na-convict tayo, dalawa lang yan. Aminin natin na tinatamaan tayo o i-deny natin, hindi ako yun. Pero tayo po nagpakumbaba at umamin at sinabi sa atin ng preaching, ng sermon, tinatamaan ako. Ako to, Lord. So, anong gagawin mo? Pag in-apply mo yung conviction na yon, sabi sa 1 Peter 1:22, Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. So, unang-una, nakarinig ka, magpatawad ka. Siyempre, na-convict ka, patawad ako. Grabe yung ginawa ng taong yun eh.
magpatawad. Kaya lang kinukonvict ka eh. Magpatawad ka. Okay? Hindi madali yun eh. Kasi ang sakit talaga eh. Yan po yung struggle ng marami, yung hindi makapatawad eh. Kasi marami pong tao namumuhay sa inis, sa galit, sa bitterness, sa unforgiveness, and they are wondering why their life is miserable. Kasi the moment you live in unforgiveness, you are in bondage. Yung taong galit ka sa tao, ang saya-saya niya, masaya siya, pero ikaw inis na inis, sino talo? Kasi ang hindi pagpapatawad ay pinicture ng Panginoon na parang meron kang bit-bit na isang sakong patatas araw-araw sa buhay mo. Pero pag ikaw ang nagpatawad, binibitawan mo ang isang bagahe sa buhay mo na nagpapabigat sa puso mo at damdamin mo. Imagine nakarinig ka ng preaching, forgive, for your Father will not forgive you unless you forgive your brethren. Siyempre, sasabihin natin, ang sakit-sakit ang ginawa niya eh. Mga kapatid, tanungin ko lang sa inyo, masakit din ba sa Ama, sa Diyos Ama, ang kasalanan natin? And yet, pinili tayong patawarin dahil lang sa pananampalataya. Kaya, kailangan, pag na-convict ka, ano sabi dyan, sumunod ka, masakit man. Minsan hindi naman, ano yun eh, hindi naman kailangan one time, big time eh. Alam mo yung, hindi ka nagalit, hindi ka na naiinis. Sige Lord, I release forgiveness. Pero minsan, Lord, naiinis pa rin ako. Minsan may ganun ako, Lord, naiinis pa rin ako. Pero sabi mo, magpatawad ako. Sa'yo na yan. Every day, sisurrender ko. Dumating sa point in my life na ano nangyari, naaalala ko, wala nang dating. Bakit? Dahil ang Panginoon ang hinihingi niya, baby steps in our obedience. Dahan-dahan lang. Yan lang ang kaya mo. Sige, bibigyan kita ng biyaya. Bukas ulit, ipapaalala sa iyo ng kaawayan eh. O, di ba sinaktan ka? Ikaw naman. Oo, sakit-sakit. Pero I choose to forgive dahil yun ang conviction ng Holy Spirit sa akin. Masakit. Pero makita mo, napansin mo, unti-unti, nakakalaya ka. Dumating sa point na iniisip mo yung ginawa ng kapwa mo, ano nangyari? Parang hindi na ako naiinis. Wala na sa akin. Bakit? Dahil dahan-dahan, sinusuko mo. Dahan-dahan, pinapatawad mo. At ano nangyari? Dito, ang sabi dito, since you have purified your souls in obeying the truth, ibig sabihin, pinupuro ka sa pagsunod mo kahit dahan-dahan. Ngayon, anong nangyayari? Then, nagkakaroon ka ng pag-ibig sa kapwa mo. Madali ka ng magpatawad, madali ka ng maging pasensyoso, madali ka ng magtiis. Kasi, may nabago sa puso. Pero kung panghahawakan mo yung galit mo, yung inis mo, walang pagbabagong mangyayari at ikaw pa rin ang naghahari sa buhay mo. Kaya nga sabi niya, Romans 8:8, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Meaning, the moment we become a child of God, lahat ng pangyayari sa atin na iaalaw ng Diyos, may layunin siya sa ganyang mga pangyayari para ma-accomplish niya yung gusto niya sa buhay natin. But it depends on our submission to God. Okay? Ngayon, sabi niya, sige anak, ito'y nangyayari sa iyo. Makinig ka. Gagabayan kita. Hindi yan one time, big time, mga kapatid. Dahan-dahan lang. Isaiah 48:17, thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Kaya dito, makita natin, gagabayan tayo, dahan-dahan. Para ano, hindi biglaan yan ha, kasi hindi rin natin kayang biglain, susuko lahat.
kung yung kaya mo lang isuko sa ngayon, 10%, dyan ka, kakatagpuin ng Diyos, 10% din. Kasi hindi ka niya pipilitin. God will never override our will because He respects the free will He has given to man. And then what happened? Gagabayan ka niya. Darating ang time, mahirapan ka, nasasaktan ka. Pero this time, kasama mo na siya. Compared noon na nasasaktan ka, nahihirapan ka, nag-iisa ka. Umaasa ka sa tao, pero yung tao, binibigo ka. Pero ang Diyos, pagkasama mo siya, hindi ka niya bibiguin. Kaya kahit umiiyak ka, may kagalakan ng puso mo dahil ang spirito niya ay nananahan sa puso na. Sabi niya sa John 14:15-5, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Napapansin natin yung puno, yung trunk, dahil nagagaling ang sap. Kaya yung branches, doon kumukuha. Nagbubunga ngayon ang ating buhay at nakikita ang pagbabago. Kasi we are abiding in Christ. Ano ba ibig sabihin ng abiding? Okay? Kasi marami pong mga Christians, ang maling understanding of abiding, ano, nasa ministry naman ako, nagsisimba naman ako. Pero what's the use of coming to the church or very active in the ministry? Without obedience, you're not abiding. Because abiding, it means we continue to seek His will and obey, then it shows our faith. So, anong evidence ng abiding in Christ? Galatians 5:22-23. Love. Madali ka nang magmahal. Kaya yung pagmamahal na yun, madali ka nang magpatawad. Madali ka nang magtiis. Madali ka nang magpasensya. Joy, lagi kang may kagalakan. Kahit marami kang pagsubok, may kagalakan. Bakit? Dahil alam mo, hawak ang buhay mo ng Diyos kaysa naman may pera ka, masaya ka, pero wala namang security. In God, wala kang pera, bakit masaya ka? Kasi secured ka sa Diyos. Peace. You know, napakasarap na may kapayapaan. Yung it surpasses our understanding. Bakit ang dami-daming problema, ang dami-daming pagsubok, ang dami-daming hamon sa buhay, pero may peace ka. May kapayapaan ka. Bakit? Eh, may hawak ng buhay mo ang Diyos eh. Pero pag ikaw naghahawak ng buhay mo, wala kang peace. Bakit? Kailangan may mangyari. Bakit? Kasi kung hindi, pag hindi nangyari yung gusto mo, wala na. Pero kahit hindi nangyayari ang gusto mo, dahil hawak ka ng Diyos, may kapayapaan ka. Long-suffering. Ibig sabihin, kaya mo nang mag-suffer ng matagal sa pag-uugali ng mga tao sa paligid mo. Sa mag-aasawa, di ba kahit naghihiwalay dahil hindi kayang magtiis sa mga ugali ng mga kinakasama. Sasabihin nila, ang hirap-hirap pakisamahan ng asawa ko. Eh, lagi kong kina-counseling, iyan ang pinili mo. Paano po ba? So, pagtiisan, okay? Kaya lang ang tao ngayon, walang pasensya. Hindi tayo magkaayos, hiwalay. Tapos kukuha ka ng panibagong relasyon para namang yung isa eh magpapasaya sa'yo. Hindi rin. Bakit? Because any relationship outside of God's parameters, meaning marriage, is not a happy one. Wala kang security. Kaya ano pa? Kindness. Mabuti ka na. Hindi ka na magagalitin. Goodness. Mahabagin ka na. Faithfulness, tapat ka. Tapat ka sa lahat ng bagay, sa trabaho mo, sa kasama mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa Panginoon, tapat ka. Gentleness. Yan ang dapat natin malikha. Na hindi ka na, wala ka ng temper. Wala ka ng anger problem. Yung bang madali kang mainis. Pag naiinis ka, konting bagay lang naiinis ka na.
self-control. Di ba ito po isang nangyayari, yung wala tayong control. Kaya nga, ang daming may sakit. Bakit walang control sa pagkain? Di ba? So, walang control sa emosyon, walang control sa lahat ng bagay, sa pamamili. Pag may pera, one day millionaire, hala, shopping, lalo na ngayong Pasko. Walang control. Uy, may bonus na tayo, punta na tayong ng mall. Paano ka pupunta ng mall, magsha-shopping, tapos baon ka sa utang? Pagbayad muna ng utang bago mag-shopping. Against such, there is no law. Ibig sabihin, pag ikaw nakikita ang lahat ng bunga nito, hindi mo kailangan na may batas sa harapan mo, don't do this, don't do this, don't do this, dahil mismo ang pagkatao mo na bago, hindi mo kailangan ng batas dahil ang banal na Espiritu ang gagabay sa iyo, gumawa ng tama at doon magbubunga ang buhay natin na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ang transformation started with very bad behavior, character, attitude. But as long as we abide in Him, we will be transformed because the essence of Christianity is transformation to be more like His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi niya sa John 15:2-3, I am the vine, true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Kaya nga, may makikita na natin, nakikita rin natin sa loob ng simbahan, palasimba, pero dahil hindi sumusunod, hindi nag-aabay kay Kristo, ang lumalabas pa rin na bunga sa buhay ay ito po, evident which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Ang religion, ang ini-aim niya, external life. Basta hindi ako pumatay, hindi ako na ano, wala akong ginagawang masama. In Christianity, it's all about who you are inside. Na malaya ka sa inggit, malaya ka sa selos, malaya ka sa galit, malaya ka sa lahat ng maling pagnanasa. Yun ang gustong baguhin ng Diyos. Kasi meron na tayong, we now are reconciled to God, the source of life. Kaya nga kanina sinabi ko, hindi lamang ang inaalok ng Diyos ang kapatawaran, binabahagi rin niya ang kabanalan niya dahil ang gusto niya sa mga anak niya ay maging kawangis ng anak niya. Of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi pa pasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito. Reason for poverty, still restless, still in the dark, no contentment, anxious, full of insecurity, fearful, and selfish, never experiencing grace in many aspects kasi ayaw natin sumunod sa Diyos. In John 15:2, every branch that bears fruit, He prunes that it may bear fruit. Doon papasok, bakit hinaalaw ng Panginoon ang suffering? Kasi meron siyang gustong baguhin sa buhay natin. Kaya suffering is part of life. But the thing is, okay? The thing is, kasama natin ang Diyos. Remember, mga kapatid, unbeliever or believer, we suffer the same fate. Lahat tayo makakaranas ng hirap, sakit, kamatayan ng ating loved ones. Ako, my son died 2016. I got sick, I almost died 2020. But what is the difference? Kasama ko ang Diyos sa bawat sandali. Pero ikaw, wala kang Diyos, paano mo pagtatagumpayan? Paano ka gigising na alam mo walang pupuntahan ng buhay mo? Paano ka
lalaban sa hamon ng buhay, saan ka huhugot ng lakas kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo? Kaya nga sasabihin natin, bakit nung ako hindi pa Kristiyano, lahat madali kasi walang pakialam ang Diyos sa iyo. Pero ngayong anak ka na niya, may pakialam na siya. Kasi ang buhay natin before Christ came into us is like a room na madilim. Papasok tayo, wala tayong nakikita. Kasi madilim, walang direksyon. Pero nung natanggap natin si Kristo, napaniwalaan natin, tumalikot tayo sa mga mali, ang nangyari, nagkaroon ng liwanag. Kaya lagi natin sinasabi, ay, ang dami ko palang pagsubok. Mga kapatid, bago pa dumating si Kristo sa'yo, may pagsubok ko lang, hindi mo lang napapansin kasi ang buhay mo ay punong-puno ng kadiliman. Ngayon, nagkaroon ka ng liwanag, doon mo nakita, ang gulo pala ng buhay ko. Bakit? May liwanag na eh. Nabuksan na yung ilaw. Kaya lang, yung ilaw na binibigay sa atin ng Diyos, hindi kaagad na malaki. Kaya makikita mo, pagpasok mo sa kwarto, may dim light pa lang. Yun pa lang, umpisa ng Diyos. Maunawaan mo, ang gulo pala ng buhay ko. Ang hirap pala ng buhay ko. So, meron ka ng dim. Pero hindi pa maliwanag. Kasi paliwanag ng paliwanag ay bibigay sa iyo upon your obedience, upon your surrendering. Ano mangyayari? Doon mo nakikita yung kwarto mo, ang dumi pala, ang gulo. So doon mo aayusin, doon mo lilinisin. Yan, it speaks of our life. Lord, aayusin ko, kailangan isuko ko muna to. Itong mga, minsan, yung papalabarkada ko, palainom ako. Yung pala, kaya nauubos ang pera ko. So gagawin mo, tilinisin mo, aayusin mo, isisurrender mo. Dati, may gusto ka, uutang ka, pero ang gulo eh. Di suko mo ulit, di baling wala akong bago, basta wala lang akong utang. Makita mo, unti-unti nakikita mo ang buhay na mo parang kwarto, yung mga dumi sa kwarto, yung dumi at mali sa buhay mo. Ngayon, ang choice nasa atin. Kung lilinisin natin, aayusin natin, o mananatili tayong pareho pa rin dahil ayaw nating isuko ang mali. Kahit lagi tayong nagsisimba, kung wala tayong isusukong mali, hindi rin natin mapapakinabangan bakit tayo naging anak ng Diyos. Dahil patuloy tayong nagahari sa buhay natin. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 50:10, "Who among you fears the Lord, who obeys the voice of His servant, who walks in darkness and has no light? Let him trust in the name of the Lord and rely upon His God." Kaya nga sabi niya, sino yung nahihirapan ngayon? Ba, biglang ikaw naging anak ng Diyos, bakit may nabago? Bakit parang ang hirap? Hindi mahirap, mga kapatid. Kaya lang tayo nahihirapan. Kasi may mga bagay tayong ayaw isuko na gusto ng Diyos isuko. Lumalaban ka na ngayon. Okay? So, ngayon, ang tanong, ako ba bilang anak ng Diyos makakaranas kung ano yung nararanasan ng mga tao sa mundo? Definitely. Nobody is spared from suffering. Why? Because we live in a world that is evil. Satan is the prince of the world. Although the earth belongs to God, but the world system belongs to Satan. Haven't you noticed? Music, cinema, everything belongs to Satan. The world system is run by Satan. Siya ang prinsipe rito eh. At ang goal niya lagi, sirain tayo at lahat tayo ang nanilalang ng Diyos, mapunta kasama siya sa impyerno. So, ano nangyari? His purpose in our life, so this is choosing to follow Christ. We suffer when we follow Christ to accomplish His purpose in our life or suffer to follow our own will and ways. You got to choose. Example, when you have a relationship, hindi ka naman kasal sa kanya. So, lagi kayo nag-aaway, hindi ka masaya. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos eh. Pero nananatili ka. Bakit? Akala mo kasi yun ang pagmamahal, yun ang pag-ibig. Kasi may kasama ka. Pero sabi ni Lord, bitawan mo. Kaya lang hindi mo kaya eh. Bakit?
Kasi yun ang definition mo ng ito yung love eh. Pero God is giving you a greater love that more than you have known. Anak, bakit hindi mo ako subukan na yung pag-ibig ko ang pumuno sa puso mo? We always settle for anything less in life because we thought this is the best. When Christ is offering His life to us. The most fundamental human motive is to find meaning in life. Man can endure the how of life if he has a why. Ang ibig sabihin, lahat tayo kaya natin magtiis, magtiyaga sa isang pagsubok na napakahirap at napakasakit. Pero mas kakayanin natin pag alam natin bakit nangyayari ito, mga bagay na to. Mahirap kasi yung nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi mo alam bakit. Sa Diyos, paalam niya bakit. Yung din, nahihirapan ka. Meron po akong kinakounsel, okay? Hindi na siya masaya sa kinakasama niya. Lagi na lang sila nag-aaway, nagmumurahan, para walang kapahingahan. Okay? Babaero tong baba, lalaki, tapos ikaw naman, sige lang, iiyak ka lang ng iyak. So sabi niya, Lord, bakit ganito nangyayari? Sabi ng Diyos, bakit di mo bitawan ang mali sa buhay mo at subukan mong maging masaya, hindi dahil sa lalaking yan, dahil sa akin. Kaya lang hindi natin kaya eh. Bakit? Maraming mga babae, hindi baling miserable, basta wag lang iwan. What kind of life is that? And at the end of your life, you will regret you wasted so much in life. Why? Because you hold on to something that you thought it will give you happiness. Akala lang. Kasi umaasa ka na mabago. Ang tao po, hindi mababago, hiwalay sa Diyos. Kaya yung inaasahan mo, suntok sa buwan. Kaya I counsel a lot of couples. Sasabihin ko sa babae, why are you holding on? And then mayroon pa dyan na sa dami ng utang, sa miserable yung buhay, gusto na mag-suicide. So akala nila na pag nag-suicide, that's the end of their misery. Mga kapatid, when you kill yourself, you go to hell. That is the beginning of your life in eternity in misery. That is not an escape. Mas miserable po ang impyerno. Kaya mga, ito po yung ano eh, ito yung malady ng tao. Pero pag tinatawag sila ng Diyos, hinihila, anak, dito ka sa akin. Ayaw natin. Bakit? Mahirap sumunod sa Diyos eh. Bakit? Kasi yan ang essence eh, ng pagiging anak ng Diyos. Bibitawan natin ang buhay natin unti-unti hanggang ang kabuuan ng buhay natin naghahari si Kristo. Yan ang nature natin na nilikha nung tayo pinanganak hanggang lumaki, kontrolado natin ang lahat. Hindi natin kontrolado. Kaya nga miserable eh, kasi tayong may hawak. Ba't di mo subukan ng Diyos ang humawak sa buhay mo? Eh kasi po, nasa ang hirap, imagine, bibitawan ko tong relasyon, bibitawan ko tong bisyo, bibitawan ko tong lahat mga... Bakit ito po ba naging masaya? Subukan mo. Having much money, having a love life, or even being married, having a career, high educational achievement, these do not give meaning in our life. I tell you, I've been there. Wala pong nagbigay kabuluhan sa buhay ko. When I was a career woman, I'm earning so much, bound pa ako sa utang. Hindi ako masaya. But when God called me, and decided to follow Him, hindi rin madali. Kasi lahat in-strip niya, unti-unti, inalis niya isa-isa. Masakit nun ah. Pero yung kaibahan lang, nung dati, hiwalay ako sa Diyos, ang nakakasaya sa akin, mundo. Pero uuwi ako, gigising ako, empty pa rin. Wala rin hinaharap at wala rin security. Ngayon in Christ, marami kong suffering. Because I have to surrender so many things in my life, but because of my responsibilities as the head of the church,
Ang dami pong assignment sa akin ng Panginoon. And then what? Nahirapan din po ako. But one thing, I have goal in my life and I have God in partnership. Kaya nga sabi ko sa inyo, dati kumikita ako ng malaki, hindi ako masaya. Ngayon wala akong kita, ang laki nang pumapasok sa akin. Anong isinasabi ng Diyos? Hindi natin matatagpuan ang kasiyahan sa pera. Doon lamang sa pagsunod at pamuhay sa layunin niya. Kaya maraming takot eh. Tumaas ang bilihin. Lahat nagpapanik. At taas ng bilihin, yung sweldo natin, di lumalaki. Bakit? Pero subukan mo. Huwag mo habulin ang pera, habulin mo ang Diyos. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Kaya nga nung si Jesus Christ, when He fed 5,000, naghimala siya eh. Okay, naghimala siya. Ano nangyari? Nung naghimala siya, napakain niya 5,000 tao and more. So, ang nangyari, sumunod yung mga tao sa kanya. So, pagsunod niya, sa pagsunod ng mga tao, natuwa ba si Kristo? He confronted the crowd. Ang sabi niya, why are you following me? In the same way with us. Ang sarap sumunod kay Kristo. Bakit? Nung first prayer natin, sinagot tayo eh. First, second, sinagot tayo. Pero one way or the other, Christ will confront us because He will test our commitment. Are you willing to follow me all the way? Or you want to get what you want in your life? Kasi sinabi niya sa crowd eh, unless you eat my body and drink my blood, you have no part of me. The Lord will always confront us to show us what is in our hearts, the level of commitment, the reason a carnal mind and impure heart will not endure. Kasi ang mga tao kaya sumunod, nakakain ng free lunch. So what is free lunch in our life? Disciples are following Him for what they can get, not what He is trying to achieve. Maraming nag-umpisa, naniwala kay Kristo. Pero pag sinabi na ng Panginoon, isuko mo na to anak, isuko mo na to, doon nasusubok ang totoong may pag-ibig sa Diyos. Kaya nga man, namamayagpag ang religion eh. Bakit? Ang religion will tell you, fear God. Matatakot tayo, kala susunod tayo. Religion will tell us, fear God. Fear of His judgment. Ay, susunod ako, baka hindi niya ako i-bless. O susunod ako, baka mayroon akong kaparusahan. Pero in Christianity, in being a born-again Christian, I will obey God because I fear God. I don't want to offend Him. That's a vast difference. Malaking kaibahan po yun. Susunod ako dahil natatakot ako, baka hindi mo ako pagpalain. Susunod ako dahil mahal kita at dahil ayoko kitang masaktan sa pamamagitan ng aking buhay. Kaya ngayon, kukonfront, nung baby Christians tayo, lahat ng prayer natin sinasagot. Napansin niyo po ba? Pero pag lumalago tayo, anong ginagawa niya? Unti-unti, tumatagal ang kasagutan. Darating ang time, hindi na. Bakit? Dahil may redirection na ang Diyos sa buhay natin. Dito, dito makikita ang totoong anak ng Diyos. Maraming susunod of what they can get from God, but not what He's trying to achieve in our life. The demand is really high and costly. Carry your cross. Kaya nga sabi nila, ang hirap naman na turuan na to. Di ba? Minsan, kasi ang ngayon, namamayag pag teaching ngayon, prosperity, health, wealth, and happiness. Gusto ng Diyos, mayaman ka, magaling ka, masaya ka. Pero hindi, mga kapatid eh. Makita natin in my life, my son died, 2020, got sick, I almost died. And still, I choose God in my life. Why? Because God may not make sense all the time in my life, but He makes my life fulfilling and satisfying and secure. Mawala man, nagkakagera sa Israel and Palestinian, di ba? Mga Palestinian.
Magkakaroon na daw ng World War 3 and everything. Ang daming tao na papanik. Ako, paano na tayo pag World War 3 na? Pag ganito na, tagutom na. Ba't ka nag-worry? May hawak ka ng Diyos. You know, when I was confined, build lang ng Davao Church. So I spent so much. So pumasok ako sa hospital, wala akong pera. Kasi I really help ministries, finance ministries in my life. Pumasok ako, wala akong pera. And hindi ako nagpa-confine ng ward. Kasi sabi ko, Lord, I pray that I will have a private. So nandun ako sa private na napakalaking room. Lumabas ako. Pumasok ako, walang pera. Lumabas ako. Ang bill ko, 96,000. Wala akong utang. Dahil lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, you allow this. Sagot mo to. How can you say that to God? Lord, sagot mo to. Na hindi naman niya hinahayaan na ikaw, sinasagot niya rin ang buhay mo. Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So lahat tayo merong siyang hinanda na isang work para sa atin. To be a testimony. Ang buhay natin, hindi naman kailangan nasa ministry ka. Yung buhay mo lang, anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Isang patotoo na ang Diyos sa buhay mo ay buhay. Kaya nga sabi niya, Isaiah 48:17, that says, the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Gagabayan niya tayo, dahan-dahan. Kaya sabi niya ngayon, Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So ang gagawin ni Lord, hindi niya i-overwrite ang life natin, yung will natin. Bibigyan lang niya tayo sa ating puso, sa loob ng desire. Yung desire na yan, nasa atin yan. Kung tayo magpapasakop sa gusto at gabay niya, o ipipilit natin ang gusto natin. Kaya nga sabi niya sa Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow him. So ito po yung condition ng Diyos eh. Ano, gusto mo po bang sumunod sa akin? Sabi ng Diyos. Deny yourself, take up your cross and follow me. Kasi may sinabi rin siya sa Matthew 10:39 eh. If you cling to your life, humawak ka sa buhay na gusto mo, you will lose it. Ano yung lose it? You will lose your meaning, your purpose, your identity. Wala lahat yan. But if you give up your life for me, you will find it. Meaning, merong pinapasuko sa iyo ang Diyos, isuko mo. Every time we surrender something to God, part of us is lost. Anong gagawin niya? I-fill upan niya yan. Pupunuin niya tayo sa nawala. Lord, kinigive up ko na yung relationship ko kasi, Lord, hindi na ako masaya at hindi na rin nagbibigay, Lord, ng kapayapaan, peace sa buhay ko. So part of you, nawala. Pero ang gagawin niya, anak, ako magpupuno. So every time you surrender little things on a daily basis until makikita mo, pinupuno ka niya. Doon nag-uumpisa ang fulfilling and satisfying life. Doon. Hindi yun one time, big time. Dahan-dahan. Matthew 7:14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Kaya ako po, as your head pastor, hindi ko po goal magparami dahil alam ko hindi madali ang buhay Kristiyano. Hindi ako nagpaparami dahil ayoko ng marami na hindi kayang sumunod sa Diyos. I'm looking for people, not the aim, not just to go to heaven, but to be part of the purpose of God here on earth. The process takes time because He is taking people like us and making us new people. God could have wiped out the whole humanity, but He chose to preserve mankind because He loves us.
So anong ginawa niya? Justification to set us free from the penalty of sin. Kasi mga kapatid, ang may kabayaran ng kasalanan, kay Kristo siya na nagbayad. So nakalaya na tayo. Past sin lang to, ha. Sanctification. So the moment you become a child of God, papasok ka sa isang proseso, sanctification. Ano ibig sabihin ng sanctification? Lilinisin ka hanggang makalaya ka sa mga kasalanan na nakasanayan mo. Magsinungaling, palagan, madaling magalit, ingitera, selosa, chismosa, lahat yan babaguhin niya hanggang makikita mo ayaw mo nang magsinungaling kasi sinasanctify ka na. Dati komportable ka magkasala, pero ngayon ayaw mo na. So ang gagawin niya, palalayain tayo dahan-dahan sa mga kasalanan na nagdudulot ng problema sa buhay natin. Kasi pag malaya ang puso natin sa mga kasalanan ng puso natin, malaya ang buhay natin at magaan. Doon natin mas nararanasan ang presensya ng Diyos. Then the third process, which is when Christ comes again, glorification, to set free from the possibility of sin. Meaning, darating ang time, pag kinuha na tayo ng Diyos, wala na pong kasalanan. Kasi kasama na natin siya sa langit at sa kaharian niya. Romans 1:16-17, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and for the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as this is written, the just shall live by faith." Kaya nga sabi niya, ang tayo daw po ay mamumuhay na may pananampalataya. Bakit faith? Kasi ipoprocess niya na unti-unti nating bitawan yung mali, i-apply natin yung kanyang paraanan. Mahirap yun. Example, kung ikaw, tao ka, na mahilig ka mangutang, okay? Palautang ka, so baong ka sa utang, eh ayaw ng Diyos yun. Kasi paano ka mag-share ng gospel? Alam mo, si Kristo napakabait. Eh bakit baong ka sa utang? Kung mabait ang Diyos mo. So wala ka testimony, di ba? Gagawin ni Lord para magka-testimony ka. Wala yun, nagigipit ka. Eh dati nakasanayan mo mangutang, ngayon hindi na. Sasabihin mo, Lord, maniniwala ako sa sasabi mo na hindi mo ako pababayaan. Na pag ikaw naghari sa buhay ko, lahat to idadagdag. So anong sabi ng Lord? God shall supply all my needs according to your glorious riches in Christ Jesus. Sabi ng word mo, isusupply mo. Okay, maniniwala ako. So naniwala ka, hindi ka bibiguin. So nasubukan mo na ang Diyos. Wow, totoo pala yung salita ng Diyos. So may mangyayari na naman, darating ang time, nasa yung nakasanayan mo, hindi mo na ginagawa. Dahil nasubukan mo ang kapangyarihan ng Diyos na totoo at applicable. Okay? As our eyes are open to fresh truth and we step onto the platform of the fresh truth by appropriating and doing, the righteousness of God is progressively worked out in us. Meaning, kung kanina sinabi ko, imputed righteousness, binihisan niya tayo ng katwiran, pero yung ating katawan, puno pa ng libag. Ngayon, dahil sumusunod tayo, iniiwan natin yung maling nakasanayan, then yung kanyang katwiran, yung righteousness na yan, nagiging totoo na sa pagkataon natin. Ibig sabihin, yung mga mali dati na tama sa atin, hindi natin magawa kasi nabago na tayo. That is what it's all about, being a Christian. Christianity is not a religion, a set of rules, but a life changed by God. So it's so very important to not just acknowledge what the Word of God says, but to put it into practice. Just giving lip service to the Word of God will get us nowhere. Wala tayong pupuntahan kung puro lip service lang. We have to identify ourselves with what it says. So, kailangan lang yung faith natin must be enlarged.
lalaki. Kasi binigyan niya tayo ng faith eh. Kailangan lumago ng lumago para malaki rin ang kakayahan natin tumanggap sa Diyos. Pag ang faith natin hindi lumago, wala po tayong pananampalataya na maniwala, tatanggap tayo ng malaking bagay sa Diyos. God will give us in proportion to our faith. Kasi may law siya. According to your faith, it will be done to you. Kaya nga ang tao, di ba, like ko sinasabi, pag lagi mo iniisip, mahirap ang buhay, diyan tatakbo ang buhay mo. Faith yan eh. Wala kang kwentang tao. Di ba? Misan, pag-pray, Lord, baguhin mo yung asawa ko, baguhin mo yung anak ko. Pero araw-araw, sinasabi mo, walang pag-asa yan, walang kwenta yan. Eh, hindi talaga mababago. Kasi sinasabi mo eh. Yan ang paniwala mo eh. So, ang faith is what you believe. Kaya nga dapat magbabad tayo sa Word of God kasi doon, pag naniwala tayo, doon pupunta ang buhay. So, ano pinapaniwalaan nyo ngayon sa buhay nyo? So, to put it more accurately, our capacity to receive God's faith must be expanded. Kaya dito, dumadami ang pagsubok. In another sense, faith is like a muscle. It has to be exercised in order to grow. It is developed by pressure, time, and exercise. Abraham grew strong in faith. Abraham, a measure of faith, but he desires to enlarge that measure of faith. Lumalaki po ang faith. Kung dati po, nung tinawag ako ng Panginoon, pagkabayaran na ng Meralco, kinakabahan na ako. Kasi wala akong kita, tinawag ako ni Lord, pinag-give up niya yung career ko, so wala akong allowance, wala akong kita. Imagine. So pagbayaran ng Meralco, kinakabahan ako. Pagka nang pabayaran na, lumalapit ako sa sister ko. Then one day, God confronted me. Sabi niya, until when are you going to doubt me, Grace? Sabi ko, Lord, sige, next time, pagbayaran na ng Meralco, magtitiwala ako sa iyo. So, syempre, may 1 month, no? Relax pa ako. Eh, dumating na si Meralco. Walang pambayad. So, I was tempted to turn to my sister. Pero pag ginawa ko yun, hindi ko ma-exercise yung faith ko. Kaya lang, sabi ko, Lord, this time, I am committed to trust you. So sabi ko, sige Lord, kasi di ba usually meron pa yung grace period na hindi puputulan, may 5 days pa. Kaya may relax pa ako 5 days. Eh, ika-fifth day na, naku, mapuputulan na ako. But you see, sabi ko, Lord, I will trust you. When I trusted God, dumating yung pera. Wala akong sinabihan. So sabi ko, saya-saya ko, talagang totoo ang Diyos. Dito natin nasusubukan ng Diyos eh. Then, dumating sa point, ting anak ko nagkasakit. So wala akong work doon. Talagang tinawag niya ako eh. Nandun lang ako sa family house namin. So wala akong tinatakbuhan. Eh sabi ko sa sister ko, nahihirapan huminga si Mark. Sabi niya, sige, pa-pick up kita kay Joar, yung brother-in-law ko. Aba, dinala kami sa St. Luke's. Di ba, alam naman natin, mahal yung hospital na yon. So, ako naman, sabi ko, aba, kasagot nila. Kasi dito kami hinatid eh. Aba, yung pag-drop namin ni Anino, hindi nagpakita. So, sabi ko, ano to? So, makita mo na, sabi ko, Lord, wala po kaming pangbayad. So, syempre, ginibab ko yung kamil ko eh. 3 days or 4 days yung anak ko doon. Finally, I got the bill, 36,000. That was 2001. 2002, I believe. And then, finally, sabi ng anak ko, Ma, ano ka na? Bayad ka na. Sabi ko, wala nga tayo pambayad eh. But sabi niya, ano gagawin natin? So sabi ko, sige, pila ko. Pumila ako sa cashier. Dalawa yung cashier eh. May isang mahaba, may isang maikli. Doon ako pumila sa mahaba. Bakit? Mahaba eh. Wala kasi nga ako pambayad eh. Kaya napansin ko, yung mahaba, ang bilis. Sabi ko, ang bilis naman. Sana doon nalang ako sa maikli. Kasi nagkukumpus ako na sasabi ko sa cashier eh. And finally, nung binigay ko na, Miss Artiaga, sabi ko gano'n. Nung binigay ko sa cashier, nagpa-type-type siya, tapos may lumabas sa fax machine niya. Sabi niya, pakipirma, ano po ito? Sabi, wala naman ako sinasabi. Sabi niya, may nagbayad na po. Alam mo, napaluhod po ako talaga doon. Imagine, sabi ko, sino to? Imagine. Kung dati, kasi that time na wala akong pambayad,
I was tempted to go back to my old ways. Ano yun? Lumapit na naman sa sister ko. Pero napagtagumpayan ko na yun eh. Kaya ang ginawa ko, press on. Yun yung sinasabi ni Lord, press on. Huwag kang bumalik sa dating gawin. Press on. God will not fail you. Kaya lang, syempre, kinakabahan ako. But you see, God will always show himself strong when we put our trust in Him. Hindi ako nakautang. Kasi yun ang unang-unang ano natin, di ba? Utang. So, until finally, ang laki-laki na natatanggap ko kasi malaki na ang challenges. Dito, na-enlarge ang faith ko because the challenges become greater and greater, but God's power become more powerful. Nagpapahayag siya na He will never fail us. That is the test. That is the difference ng buhay natin, na may kasama natin ng Diyos at kasama at hindi natin siya kasama. Pareho naman, may mga tao rin nilalapit, ang dami lalapit sa akin, pastora, marami po akong bayarin sa hospital, yung anak ko na hospital, wala rin silang matakbuhan, utang din ang kanilang solusyon. Pero tayo hindi utang eh, kasi ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Bakit tayo mangungutang? Eh, anak tayo. Kaya laging mentality ko, because according to our faith, ano sabi ko, mayaman ako kasi anak ako ng hari. Doon pumunta ang buhay ko. According to our faith. The condition of our heart determines whether God's faith finds an entrance into our being. This is the reason God places the responsibility back on man and says, where is your faith? Binabalik sa atin ang responsibility. Magtitiwala ka pa. He is saying, why is your heart so hard and unreceptive that my faith cannot operate in your life? Faith in God is not just believing about God, but also trusting in His word. His word is the substance, the evidence, or the confidence to operate in the realm of faith. Next. This is the great dark. There is a great darkness before us. Mga kapatid, we are in the last days. Nakita naman natin, nagkakagulo. Wala na pong sigurado. Wala po. But now is the time to put our life in the hands of God. Hindi madali, I'm telling you. I'm not gonna sugarcoat the gospel. Now, when we come to Christ, everything will be okay. No. Kasi marami tayong isusuko. That we will have to endure. We have to teach our people that Christianity is not to be taken lightly or treated as optional or merely entertainment. To the contrary, it is extremely serious. We have to have the work of God done in our hearts so that we are indeed made worthy to receive God's promises. As we learn to endure and wait on God, then all the wonderful promises of God will be ours. Patience is prolonged faith. People cannot last in a prolonged period of time. Let God work in your life. Slaves of righteousness is a path towards deeper relationship with God. Anything that does not draw closer to God will eventually decay. The Lord will strip issues one by one, everything that detours you from your purpose or anything that hinders us from having intimacy with God. He will allow man to fail us when we are so dependent on them. Kaya huwag kayong ma-frustrate sa mga tao. Alam mo, ang key to live a less frustration, don't depend on man. Yung masyado kang maraming expectation sa tao, it will always end up what? Frustrated. You will always end up frustrated. Kaya, bitawan natin. Kasi yan yung isang bagay na bakit nagiging miserable ang buhay. Ang dami nating expectation. Sometimes ka, napaka unrealistic. Na, kailangan ito, ganito ka, ganyan. Lalo na yung mag-asawa, kailangan magbago ka, kailangan. Bakit mo sumutusan magbago? Ikaw muna. Diba? Kaya huwag kang unrealistic. Naku, isang araw hindi na iinom yan. Saan mo inaasahan yung faith mo? Sa asawa mo na hindi na iinom. Pag nagkasakit, nagkaroon na ng cancer, hindi na iinom. So, hindi nyo na in-enjoy yung company ng bawat isa. But the thing is, while you are strong, while you have time, why don't you enjoy life with the Lord? The most person who fails us, tandaan nyo to,
is the one whom you depend most. The more dinidepend mo yung sarili mo sa isang tao, the more he frustrates you. Napansin ko yan. But the more you depend on God, he will never frustrate you. It is the duty of a Christian to look more to the keeping of your soul than preserving of the bodies. Tayo, conscious tayo, pag may sipon, may ubo, may sakit, punta tayong doktor. Pero hindi tayo bothered pag masama ugali natin sa kapwa natin. Pag tayo nagmumura, tayo sumisigaw, pag magagalitin tayo, hindi tayo bothered. Pero pag may sakit ang tiyan, masakit ang ulo, masakit, natataranta tayo. You see, we should always aim for what is good sa inner life natin. Na malaya tayo, may sakit ka, pero malaya ka sa inggit, sa selos, sa bitterness, sa unforgiveness. That is a life worth living. To safeguard our souls committed to God by solemn dedication, prayer, and patient endurance. Main work of a Christian lies in the management of heart and mind. Remember, we are a traveler, racer, warrior, and laborer in our journey on earth. Wala pong forever here sa earth. Lahat tayo may katapusan. Ang tanong, where do you want to invest in your life? Sa world? Hindi ko sinasabi umalis ka sa trabaho mo. Sabi na sabi ko lang, you can work, but this time, let God be involved in your life. Fight to the end. If you will not give up, you will receive everything God has promised. Jeremiah 12:5, sabi dito, if you have run with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? And if in the land of peace in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the floodplain of the Jordan? Ibig sabihin, kung ganito pa ang bansa natin, mapayapa pa. Minsan, ang dami na nating reklamo. Minsan, meron ka lang kinaiinisan. Ang dali mo nang magalit, ang dali mo nang maging miserable. Paano pa in the last days na kung saan lahat ng kalamidad ay darating at ang mga tao ay pasama ng pasama? Paano ka tatagal? Yan ang ibig sabihin niyang verse na yan. Sabi sa Acts 14:22, I need you to realize that Christianity is not a walk in the park. I need to be honest kasi a lot of preachers are sugarcoating the gospel. Panggapin mo lang si Kristo, maniwala ka lang, all things okay na. Hindi po. Kasi the word of God says, Acts 14:22, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, we must through many tribulations to enter the kingdom of God. Marami pong pagsubok bilang Kristiyano. But I can testify, my life is full of it, but I will never stop trusting and holding on and believing in my Lord Jesus Christ. Why? Because He makes my life fulfilling, satisfying, and I always have hope. One day matatapos to. But the beauty about obeying Him, following Him, is because He is with me every step of the way. Laging may solusyon. Laging may way out. Yung sinuko ko, pinapalitan niya. When Adam and Eve disobeyed God, the first question He asked them, where are you? Nasaan po kayo ngayon? Ang tanong ng Diyos sa inyo. Marami pong mga tao lumalapit sa akin dahil ang buhay nila ay isang napakalungkot, napakamiserable. May pera, may relasyon, mabarkada, masaya pag Friday. Oh, thank God, it's Friday. Bakit? Gimmick day eh. Pero uuwi, empty, unhappy, no peace. Because anyone who is apart from God, life will always be vanity, empty, not in vain. So mga kapatid, you get to choose. Kaya nga sinasabi ko, Christianity is not a walk in the park, but a relation with God that I will allow Him to be Lord over my life, over your life, and let God work in you at makikita nyo the benefits of a life change
Because God is in you. Our purpose here is to glorify God. Nothing more, nothing less. And that we can do as long as we follow Him all the way. Iwanan ng mali, sundin ng tama. Gawin ng tama at makikita mo. Hindi lang, may mga darating hindi lalaki pera mo. Hindi ko sinasabi pag nagsumunod ka, lalaki pera mo, lalaki sweldo mo. Hindi. Ako nga, wala eh. Pero nung nakita ko, nung ako ang hinahayaan ko ang Diyos na lumalaki ang kanyang paghahari sa akin, pabuti ng pabuti, paginhawa ng paginhawa, paganda ng paganda ang buhay ko. Walang pagsubok, isang katerba po. Pero ang aking assurance, kasama ko ang Diyos sa bawat sandali. Maraming mga panahon na subok po ang aking pananampalataya. But I am committed to follow Christ all the way till my last breath. Because this is what is life all about. It's all about Him. Because it is from Him, through Him, and to Him alone. Galing sa Kanya ang buhay at sa pamamagitan niya at ibabalik din natin sa Kanya ang lahat-lahat. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay natin. Ang tanong, kanino ka nagigising tuwing umaga? I wake up because God is with me and I live His purpose. There's no other happiness apart from God. Nasubok ko na po lahat. Pera, relationship, lahat po yan, karangyaan. It did not give me meaningful and satisfying life. But when I surrendered my life, I become a nobody. I have nothing, but I am complete in Christ. That is the difference between life with God and life without God. Amen po ba? Father, I thank you, Lord, for your message today that this is what life all about, Lord. It is for you to glorify you. We will never do this and will never be able to do this apart from you. May all find life in you alone. Not what the world can offer, but what you can offer to us. Lord, life will always be painful and full of suffering. Pero Lord, binibigyan mo kami ng kakayahan at ng freedom to choose which way to go. Your path or our own path. Lord, salamat po, Panginoon, that you make it very clear for all of us. May we choose and choose you alone. In Jesus' name. Amen. And us on Zoom and FB live streaming, thank you for joining. Isa lang po, no, papinalala lang sa akin ng Panginoon. At the end of our life, when we stand before God, isa lang po ang dadalhin natin. Hindi yung kayamanan natin, kundi yung ating character. Kung paano natin siya hinayaan, kumilo sa buhay natin para mabago at maging katulad ng kanyang anak. When we stand, all of us will stand before God, before Jesus Christ, and God, we will give an account. Ang titingnan niya, hindi yung dami mong nabigay na offering, hindi yung dami mong nagawa sa Panginoon, kundi yung iyong pagkatao na hinayaan mo na binago niya. Kaya it is our goal, it is my goal in life. Wala na po akong inaasam sa buhay ko, hindi kayamanan, kundi maging kawangis ng kanyang anak. And when I have that goal, that makes my life very secure and very meaningful. Kasi yun po yung goal ko. So bahala na siya sa akin, okay? So in the same way with you. So if you have any questions, you can submit it in our messenger, on our FB page ng church. And by the way, I'm leaving this Tuesday for Iloilo for another mission work. So I'll be back on the 20th. Medyo mahaba po yung stay ko sa Iloilo kasi po halos everyday may conference, may seminar, and then medyo full po ang aking schedule doon. So I'll be back preaching. No, hindi pala. So bali December na po ako mag-preach. Pastora Anna will handle the Bible series, but she will start with the book of Hosea. Kasi I will handle the major prophets. Yung pong tapos na tayo sa Isaiah. So Jeremiah,
Lamentations and Daniel, I will teach that. Sila na po yung minor prophets. So, December na po ang balik ko sa preaching because I will be very, very busy. So, thank you once again and God bless you all and enjoy your life. But more than anything, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. We are beyond blessed having Christ in our life. Thank you and enjoy your life. To have questions para may clarity po. Kasi pag may mga questions, dito natin maintindihan how to really apply what we have heard. So, okay. Ay, 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 ay. Medyo madami-dami ito. So, wala na. Ito lang. So, sino ba unahin ko rito? Sino yung unahin ko? Yung matindi o yung magmagaan? Okay. Ito yung mahaba. Dito tayo. I thank God for leading and guiding me and our team here in your church. I really appreciate the preaching today. Wala na po akong mahiling pa higit po sa na ibigay niyong pangaral ang iyong pagpapaturo sa salita ng Diyos. Paano nga po hinipo at binago ang buhay mo po? Nawa dumating din po ako sa ganyang gawain. Alam ko naman po na sa pamumuhay kasama ang Diyos sa pagtulong at kabutihan sa Kanya ay isang handog upang papurihin siya at masigit pa sa at ganitong gawain sa church. Kinailangan ko po ang ganitong araw at pagkakataon upang mas magamit ang love sa Diyos at siya din ang nawa kung paano niya din po ako binago sa pagharap sa pain kasama siya. Sa araw na ito, mas naintindihan ko ang aking mga kaibigan. Hello, Pastora. Tunay, wala na po akong hanapin kundi ang pagmamahal at habag ng Diyos. May God bless you. Give you more leading, guiding people like us. More power to the ministry. Thank you. All glory to God. That is my passion, is to bring light to the people. Because it's so hard to live in darkness. Kasi I've been there. Lahat naman tayo eh. But that is only the beginning. So hindi ko po na-achieve my life because I'm careless and hindi po ako naging masipag. Naging masipag ako dahil nagsaliksik ako sa Diyos. Nagbabad ako sa Word of God. Ang pinakamahirap po is when you have to surrender the life that nakasanayan mo. Yan po yung umpisang mahirap sa buhay Kristiyano. Marami po kasing ipasusuko ang Diyos. Kaya hindi madali. That is where suffering will come in. Kaya tayo nagsasuffer kasi ayaw natin bitawan yung gusto natin. Di ba ang bata, binigyan mo ng candy, masama sa kanya ang candy, kunin mo, iiyak. Pero ibigay mo ng ibigay, hindi naman iyak yan, masaya yan eh. Pero masama sa kanya kasi may tonsillitis na siya eh. Sisira ang ngipin niya. Pero dahil mahal ng nanay, ibigay ng bigay. Ang pag-ibig ng Diyos iba. Ang pag-ibig ng Diyos masakit. Kasi kung kailangan niyang i-withhold yan sa'yo, dahil ikasasama mo yan, gagawin niya. Kaya minsan, akala natin ang pag-ibig ng Diyos is patungkol lang sa ano yung ibibigay lang niya yung ikasasaya natin. Hindi, ang pag-ibig ng Diyos involved what will do us good. It will benefit us. At madalas, what we think na will benefit us, masasaktan tayo kasi gusto natin panghawakan. Kaya ang buhay Kristiyano is a progressive surrendering. Hindi yung one time, big time. Unti-unti yan kasi hindi natin kaya. Kasi na kinatandaan na natin na ito nakasanayan natin. Okay? Mas maganda nga kung mas bata pa tayo, nakakilala na sa Panginoon eh. Pero hindi eh. God has the timing. Kasi kung hindi tayo prepared, i-reject din natin.
Hello, ma'am. I have been in a relationship with a guy for almost 10 months now. At sa loob po nung 10 months po nakasama ko siya at nakilala, may mga characteristics siya na ayaw ko at alam ko po meron po akong characteristics na ayaw niya. Lately po, I have doubts about a relationship po. I know po na hindi po kami magkasama ng matagal, ay magkasama ng matagal, pero po, is it okay to continue if you have doubts po? Thank you so much. When it comes to relationship, because nowadays our society accepts sex outside of marriage, and that is fornication. So I don't think that relationship that involves sex outside of marriage will be something you'll find happiness. Because if you live against the law of God, there will always be consequences. And consequences involves pain and suffering at the end. Di bali sana kung you will end up marrying each other. Pero while doing it, sabi mo nga, it's not because you have doubts that you want to stop. Is it right? Kasi pag lagi tayong tinatanong, may doubts ako. If what if you find someone, may doubts ka din? Because we live with the imperfect people. There's no such thing as compatibility. Why? Because we are unique in itself. Eh. I cannot be compatible. The only way na sinasabi natin compatible, because each one of us is willing to adjust. And the cause of breaking up of relationship, because number one, of selfishness. It's all about me, 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 me. Remember, love is not an emotion, it's a will. Kasi kung emotion yan, bakit sinabi ni Jesus Christ, love your enemies? How can you love someone who hurt you, who caused you pain? Emotionally, hindi natin kaya. But it is a will. So, if you want to love someone, put things right before God. Kasi doon may security. Ngayon, kung nagsasama kayo, boyfriend mo, nagsisex kayo once in a while, ano security noon? Wala. Because anytime he can leave you. Kasi nakuha na niya yung gusto niya. Guy will always run after sex while women run after security. Entirely different. So, when a couple gets married and the aim of the couple is you make me happy, you make me happy, it is a disaster. Because no one can do that to other person as apart from God. Kasi you have to define your own word happiness. What is happiness to you? Minsan kasi we define happiness na, uy, may boyfriend ako. Yun lang yun, yung buhay mo. Meron kang nagpapasayang boyfriend, may dinidate, may nagdidate sa'yo, may nanlilibre sa'yo. Yun lang yun. Pero yung the whole ng aspect ng buhay mo, ano ang meron ka? So parang you're choosing what is cheap. Value yourself. When you get involved with someone, make sure he respects you. He will not take you and then ask for sex unless you're married. Even before God instituted the church, he instituted marriage. Because marriage is very important, because sex is a gift from God. It is enjoyed by a couple within the parameters of married life. Anything outside, and Satan makes sure that sex is used for pleasure. So if we live after pleasure, it is fleeting and temporary. Parang darating ang time, wala na. E paano kung tatanda ka isang araw, ano itsura mo? Pagka you settle for relationship na outside of marriage. You see, you allow God to provide you a partner na kahit anong itsura mo, mabago ka, mahal ka niya. Remember, guys, they base their likings to their eyes. Uy, maganda to, sexy to, matalino to. Eh what? Pag nanganak ka na, iba na, entirely different. So paano, pag naghiwalay kayo? So it's not because you don't do it. Respect yourself first. Put value in your life. Para bang happy ka ba from 1 to 10, saan ka happy dyan?
Happy ka ba? Ikaw lang makakasagot niyan eh. Happy ka ba? O you pretend to be happy. Just para lang masabing, I'm in a relationship. Minsan kasi may ganung mga babae, para lang masabi, I'm in a relationship kahit sino. Hindi pwede eh. Number one, value yourself. If the guy cannot respect you, he will not change pag nag-asawa kayo. Nasabihin natin, pag-asawa kami, hindi, kung ano yung nakilala mo pag kinasal ka before the altar, hindi naman magbabago yan eh. Kaya, number one, value yourself. If you love God, value yourself the way God values you. Okay? Huwag ka lang magkapag-relasyon for the sake of relationship. 10 months is so short. You can get over him. Para bang mahal ba ako nito? Kasi kung mahal ka niya, noon na una, he will respect you. Remember, anything that the couple loses respect is not worth keeping. Kasi una-una dapat mayroon sa couple respect. Rerespeto kita, yung pagkababae mo, respect. Kasi all the laws of God is based on respect. When you destroy respect, you destroy the law of God. Kaya nga ang society natin is destroyed because we lose respect to the laws of God. Because every laws of God na binibigay sa atin is based on respect. Pag sinabi mo, do not commit adultery because you respect the person, yung married person, you're married to. Sabi ni Lord, do not murder because you respect the law of God and you respect the life. It is based on respect. Respect, trust, dapat part ng ingredients ng relationship. Pag wala yan, why keep it? Okay? So, sabi mo, if you doubt, if I'll keep it, tanungin mo sarili mo, do you see yourself in 10 years with him? Ngayong nag-aaway na kayo, ngayon pa lang, why wait for another a year kung hindi naman din kayo nagkakasundo. Meron ka rin gustong, huwag mong isipin na babaguhin siya ni Lord. It doesn't work that way. Kasi nga, ang ano, hindi naman binabago ni Lord yung hindi niya anak. Ang pinakikilaman lang ni Lord, yung anak niya. Okay? Para bang, kung ako, kapitbahay ko, may mga pasaway na anak, hindi ko pwede pakilaman yun. Hindi ko anak yun eh. Di ba? Bahala silang magwala. Pero yung pakialam ko, yung nandito sa bahay ko. In the same way, God does that to His children. Pakialam ko yung anak ko. Pero yung ayaw sa akin, hindi ko pakikialaman. So, don't ever expect God can change your partner. Kasi wala siyang relationship with that person. Ikaw, enhance my relationship mo with God. Okay? So, remember, isang tanong lang. Do you see yourself in the next 10 to 20 years? If you don't, bitawan mo. Kasi bakit ka makipagrelasyon kung hindi naman for life? Yun ang lagi kong kina-counseling. Kung hindi lang naman to for forever, bakit tayo naglolokohan? Diba? So, mag-single ka na lang, masarap pa. Diba? Kung habol mo lang, libre ka eh. Baka nga ikaw pa nalilibre. Yun, di ba? So, just imagine yourself. Try to check yourself if you will be with him for the next 10 to 20 years. If you don't see yourself for the next 1 year, why keep him? It's a waste of time. Devote yourself to God. Guarantee you, mas masaya ka dyan. Hi, Pastora. Gusto ko lang po itanong na ba, ano ba? Ba't po gawin ganun, hindi ka matanggap ang ilang tao kung ano po ang relasyon ang meron ako ngayon. Lesbian po ang partner ko at 7 years na po kami. Tanggap naman po kami ng pamilya ko. Gusto ko lang ng advice po. Thank you. I will be blunt. Having a relationship with the same-sex marriage is abomination before God. If you are living with this kind of relationship, and that is one thing that God hates, you're living a life that is under the wrath and judgment of God. Do you like that?
7 years na kayo. Why get involved with an abnormal relationship? Sabi ko sa inyo, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, eh, male and female. Wala nang iba. So if, ganito ha, if you have to choose between Jesus Christ and your lesbian partner, sino pipiliin mo? Ikaw na po magsagot niyan. So that is the advice I will give you. If you choose your lesbian, then don't expect God na He will be involved in your life. Ang pinaka nakapakatakot sa buhay ng tao is mamuhay nang wala ang Diyos. Life is full of uncertainties. Don't ever say you're young. My son died at the age of 32. Unexpectedly. But makita natin na ako, secured ako na he's with the Lord. But the thing is, if you die today, living this kind of life, where will you end up? Sabi nga nila, we only have one life. Our life is so short. Make the most of it. May point naman, but the thing is, are you preparing for your eternity? Kaya yung sinasabing living under the sun is vanity, ibig sabihin, you live your life na parang walang kinabukasan at walang eternity. Live your life in a way that you are preparing yourself for eternity. And this kind of lifestyle is not really preparing yourself for a life of eternity with God, but in hell. There's no, you will not be saved the moment you die kasi you live in sin. Kaya may mga tao hindi talaga tanggap because number one, abnormal. And I thank God sa bansa natin, hindi pa nililegalize ang same-sex marriage. Sa ibang bansa, legal na yan. So, it just means that you don't have a normal relationship. Sabi ko sa'yo, I will be blunt. So, nasa inyo po yun. If you want to continue in that path, no one will stop you. You will be criticized by people who are conservative, syempre, kasi hindi normal yan sa atin eh. But thank God, hindi pa rin. Pero sa iba, normal na yan. But nasa iyo po yun. Sabi ko nga sa iyo, ang buhay Kristiyano is very costly. Okay? You need to choose between your lesbian partner or Jesus Christ. If you choose your lesbian partner, then I will respect that. But you will see your consequences. Magandang tanghali po. Meron po kasi akong galit sa nanay ko gawa na mas pinili niya yung pangalawan niyang pamilya kaysa sa amin na hanggang ngayon kinikimkim ko pa din. Hindi ko po siya magawang pansinin at dalawin. Pero ganun pa man, nakakaramdam po din ako ng konsensya dahil nanay ko pa din siya. Paano ko po ulit magagawang tanggapin siya? Number one, you have to forgive your mother. Okay. Tawarin mo siya sa pagpili niya na iniwan kayo, mas pinili niya yung isang pamilya. Alam mo, lahat tayo came from a dysfunctional family. Walang perfect. Para bang iba-iba lang degree. So, if your mother chose another family over you and over your siblings, number one, ask God's grace for you to release forgiveness sa mom mo. And once you receive that grace and release forgiveness, ikaw mismo makakalaya. Number one, mawawala yung galit mo, maintindihan mo siya. Kasi wala namang perfect and we live in a world that everyone will cause us pain. That is one thing na kailangan tanggapin natin. Walang perpekto. Minsan may mga anak, may mga kapatid, may mga magulang na talagang mas masahol pa yung ginagawa. But the thing is, you have a job, you fend for yourself, you still have a good life. Why dwell on things na hindi mangyari? The only solution there is number one, turn to Jesus Christ. Sabihin mo, Lord, hindi ko po kaya, masama ang loob ko. Ask for His grace, help me to release forgiveness. Alam niyo, pag ikaw po, nakapagpatawad ka sa mama mo, kahit ayaw mo yung choices niya, tatandaan mo, ikaw ang unang-unang pinapalaya ng Diyos. Bakit? Ano yan eh?
bagahe sa puso. And many times, pag may unforgiveness ka, yan ang nakaka-block ng blessing. Kaya minsan hindi nagpo-prosper ang life natin because that is an inroad of the enemy over our life. Yan yung foothold ng kaaway para hindi tayo ma-prosper. Bakit? Kasi may bitterness ka eh. Remember, sabi ni Jesus Christ sa gospel, if you do not forgive your brethren, your father will not forgive you. Ang kailangan ng tao ngayon, kapatawaran ng Diyos, para tayo naman nagkaroon ng connection. Apart from God, wala tayong connection. So if you want to stay that way apart from God, it's your choice. Alam ko hindi madali mag-release ng forgiveness. Alam mo nung namatay ang anak ko, ang sakit-sakit noon. Ibang klaseng sakit. Kasi ako namatayan na ng papa ko, namatayan na ako ng asawa. Nasa anak, ang sakit-sakit. And I was serving God faithfully. Maraming nagtanong sa akin, naku, pastora, ano nangyari sa iyo? Kung ikaw namatayan, paano na kami? Ang daming natakot. Sabi, iba naman yung life ko sa life niyo eh. Every time nararamdaman ko yung pain, you know what I do? Sabi ko lang sa kanya na, Lord, ang sakit-sakit. Hindi ko kaya. Iwan ko sa iyo. For 3 months, pag nararamdaman ko, binibalik ko sa kanya, iiwan ko sa kanya. In 3 months, nakalaya ko, I stopped grieving. Kasi sabi nga ni Lord, I took your shame, I was rejected. Bakit naranasan ni Lord lahat yun? Na-reject siya, di ba? Tapos he was slapped by his stripes, we are hit. Lahat yun na naranasan niya para pag tayo nakakaranas, meron tayong lalapitan na kung saan, Lord, inako mo na to. Dapat sa iyo na. Ito yung ginagawa ko nung matay anak ko. Lord, ang sakit-sakit po. Hindi ko kaya. Pero sabi ng word mo, you carried our sorrows. Dapat hindi ko na kinakarga tong sorrow na to, tong pighati. Sa'yo yan eh. Ako, ibigay mo sa akin kapayapaan mo. Every time I feel the grief, mga kapatid, like ko sinasabi, Lord, sa'yo yan. Pinaramdam niya. Para to realize that we are human, we need Him. 3 months nag-lift off. Pag naalala ko na on the 4th month ng death anniversary niya, parang sabi, parang hindi niya yata masakit. Because He took the pain away. It's just a matter of surrendering to Him. Lord, nahirapan po ako, nasasaktan ako. Do it gradually. At darating ang time, Lord, wala na akong galit sa nanay ko. Imbis na ano tampo, maintindihan mo siya ba't niya nagawa yun. At you will understand and you will be gracious to other. Alam mo, ang tao hindi marunong magpatawad. Ang tendency niya, judgmental eh. Kasi, we tend to really judge people kasi nga, oh, ba't ganito yan, ba't ganyan, ba't ganyan yan. Pero tinitingnan natin sarili natin. At magka ikaw nagpatawad at nakarelease ng forgiveness, makikita mo, you become more patient with people who have weaknesses. God wants to change your heart. Gusto niya palayain ka. At makikita mo, kaya mo nang mahalin ang mama mo. Nanay mo pa rin siya. Dinala ka niya ng 9 months, okay? Hindi perfecto nanay mo, pero nanay mo pa rin siya. Ang sabi nga sa word, if you honor your parents, sabi ng Panginoon, that is the only commandment with a promise. It will be well with you. Ibig sabihin, magiging maayos ang buhay mo. Remember, hindi sinabi ni Lord, honor your parents that are good and loving and understanding and provider. No, sabi niya, honor your parents. Kahit na maraming pagkukulang yan, still honor her because that is the commandment of God. Many times, we do things and we make decision based on ano yung nagawa sa atin. Dito, practicing natin, ano yung tama sa harapan ng Diyos? Kasi siyang magbibigay ng biyaya sa atin, mapagtagumpayan natin ang hamon ng buhay. Mas masahol pa yung iba. Iba, inabandon na, bata pa lang. Iba, I mean, war, far worse, ginawa pa silang prostitute. Binibenta sila. Pero makita mo, they still, ano, they survive, they triumph in life's challenges. I've been serving the ministry before, I stumbled for a while now. How can I go back to God when I'm too conformed with the worldly life now? Ang pagsunod sa Panginoon ay dahan-dahan. Siguro, una-una, you need to check. Okay, number one, you have to recognize
you need God because you're a sinner. Repent. Second, believe in the Lord Jesus Christ and be baptized in the water because it recognizes, acknowledges that you are one with Him in death and resurrection. Ang water baptism is one way of expressing na, Lord, kung ikaw namatay, ako rin namatay sa gusto ko, sa kasalanan ko. Kaya may water baptism. Pag angat mo, ibig sabihin, bagong buhay na. Okay? So, ano yung mga bagay na gagabayan ka? Ano yung unang-una mong isi-surrender? May surrender ka agad yan. Ako, pinasurrender sa akin kagad. Karir ko. Una, ayoko. Ikaw, Lord, paano ako mabubuhay? Okay? So, hindi. Tumakas ako sa Diyos. Ginawa niya, binankrap niya yung company ko. Wala akong choice. So, when God, ano, ang gagawin ni Lord, tutulungan niya tayo para masunod magawa yung layunin niya. Binankrap niya yung company ko. So, zero ko. Wala akong magagawa. So, God will help us by creating situation wherein we have no choice but to surrender. So, if you want to surrender worldly life, siguro kung mahilig ka uminom, unahin mo yun. Mahilig kang gumimik, unahin mo yun. Mahilig ka manood ng sine, unahin mo yun isa-isa. Until, dati kasi bago ako tinawag nila, ang hilig ko manood ng sine. That is my luho. Nung tinawag niya ako, unti-unti na ako, dahil wala na ako panood ng sine, wala akong pera. Dumating sa point na wala na rin akong gana nanood ng sine. So, nagkaroon ng Netflix, binigyan ako ng anak ko ng Netflix, doon na naman ako, nanonood na ako, then finally, ako na mismo. Kasi darating ang time, tutulungan niya tayo eh, mag-say no, mag-create niya ng situation. Tulad ng minsan na-share ko, meron siyang bata, gusto niya manood ng sine palagi. So meron siyang mga friends, lagi siyang niyayaya manood ng sine. So nanood siya ng sine. Eh nung naging born again siya, sabi niya, parang hindi na ako comfortable manood ng sine. Eh pero nahihiya siyang hindihan yung friends niya. So nung time na yon, day ng panood ng sine, sumama siya sa friends niya. Wala eh, nahiya pa siya eh. So sumama siya, pagdating nila sa sinehan, sarado. Kasi sabi niya, Lord, nahiya ako mag-say no, pero sige, bahala ka na, sarado. So God made the way. Ang sabi ni Lord sa kanya, next time, stand ko ano yung gusto ko. So next time niyaya siya, sinabi na niya, sorry, hindi na ako makasama kasi Christian na ako. Hindi ko na ini-enjoy yan. Darating ang time, God will help us. Pero darating ang time, tayo na mismo magdidesisyon. Ano yung tama sa harapan ng Diyos. Hindi yan one time, big time. Pero as you continue to surrender, makikita mo, ikaw mismo, mawala ng gana sa mundo. Ako, I don't go out much. The only thing that I go out is when I do my errands. I go do my grocery because I live alone in Makati. Nakakondo po ako. Nag-iisa ako. So what I do, minsan gusto ko lang yung magkape sa Starbucks. Kasi sa condo, maraming Starbucks. Pero minsan, hindi na ko nang gani. So siya na mismo magtatanggal ng desire. Pero unahin mo muna yung mga worldly ways mo, sa tingin mo, can that glorify God? Ito bang, kunyari, kung mahilig ka pa uminom, tanungin mo sarili mo, nag-glorify ko kaya si Lord dito? Pag sinabi niya, syempre, obvious, hindi. Unahin mo yun. Okay? So, dahan-dahan, umpisan mo rin sa mga music, dahan-dahan din sa mga YouTube, pinapanood. Kasi malaking factor yung ano yung finifeed mo eh. What comes in, it will come out. Garbage in, garbage out. Kaya kita mo, bakit mga bata, sanay magmura, batang bata pa, bakit nanonood? Nakikita nila yung nanay nila, nanonood ng telenovela, yung mga drama sa TV, may murahan, may away. Napansin nyo yun? Laging galit. Kaya nagkiklik ang Korea eh. Hindi naman nagagalit na Koreano eh. Di ba? Kahit mga romance nila, walang malaswa. Pero ang Pilipino, kahit commercial, nakakailang. Kasi bakit? Puro away, puro gantihan. Ano yung ini-instill ng mind ng mga Filipino telenovela? Galit, paghihiganti. It affects us. Kasi what comes in, it will come out. Kaya it's important, ano yung finifeed natin sa mind at sa heart natin. Kaya I suggest you stop
watching mga Filipino, mga ganun. Hi, Pastora, one of my greatest fear in life is to lose my loved ones, most especially my mother. If ever, paano ko po ihahanda ang sarili ko in the future? And paano ko po malalaman yung calling ni Lord sa buhay ko since hindi naman po ako active sa church? Number one, ang calling ng Panginoon sa buhay natin, kasi ito po yung maling konsepto na, uy, tinawag akong pastora, ay, tinawag akong apostle, tinawag akong propeta. The first calling ni Lord is follow Him. That is the very first. Walang pastora, wala. That is an expression once you grow. Ang i-target nyo is not the ministry, but your relationship with God. Kasi ako po, inuna niya, ma-establish sa relationship niya more than sa ministry. So, paano mo ma-overcome ang fear mo, especially losing loved ones? Seek God for the promises. Ako kasi, di ba namatay ang anak ko? Nagka-trauma ako. So, ang nangyari, humingi ako ng promise kay Lord na it won't happen anymore. So, binigyan niya ako ng sinabi niya, the promise from the Word of God, pinangahawakan ko. Pag naho-hospital yung apo ko, lagi ko sinasabi, Lord, may promise ka. Wala na akong trahedya sa buhay. Besides, that is one thing that we have to accept. All of us will go there. Our loved ones will go there. O na, ano na lang, kung sino na lang mauna. So, matter of accepting, one way or the other, life will end. The second, find promises from the Word of God how to overcome your fear in losing loved ones. Kasi the Word of God will sustain you and overcome your fears. So, calling mo, follow Christ first. Okay? Hindi po yan maging pastora, hindi po. Ako na tinawag ng Lord, hindi ko iniisip yung maging pastor, maging propeta, hindi po. Ang sinabi lang ni sa akin ni Lord, Grace, follow me. Follow Him. Bye. Mag-ano po kayo? Mag-tawag nito? Babad sa word. Paano po yung nagsasalita pa rin ng bad words and cursing? Then believing that they are Christians at grabe mag-pray, believing na ina-answer ni Lord ang pinipray nila. Then still binabalik pa ang nakaraan na hindi maganda. Alam mo, many people claims to be Christian. Sabi ko nga, kasi merong mga Christians, bago pa talaga, hindi pa rin talaga na bago. May nagmumura pa, may nagsisinungaling pa. It will take time. Pero sabi ni Lord, pag matagal ng Kristiyano yan, nagmumura pa rin, baka hindi totoong Kristiyano. Kasi when you abide in Christ, one way or the other, mababago ka. Hindi ka pwede, hindi mabago. Kaya pag nagmumura pa rin yan, at tapos malakas mag-pray, marami po religious people. Religious people po, prayerful. Pero ang sama ng ugali. Ibig sabihin, hindi pa nabago. See, there, she's not really a born again. Christ is not dwelling in his heart. Or maybe, hindi pa talaga siya nababago ng Panginoon. Be patient with her, pero pa after so many years, ganun pa din. Huwag po kasi tayong tumingin sa tao. Kasi kung sa tao tayo titingin, matitisod talaga tayo. Tingin natin si Lord. Kasi imagine kung mag-church ka, tinitingnan mo lahat ng weaknesses, kapal pa ka na makasamaan mo sa loob ng church. Tapos matitisod ka, hindi ka na mag-church. Eh talagang matitisod ka. Bakit? Kasi nakatingin ka sa tao. Tingnan mo lang si Jesu Cristo. Kasi I've been there, kung saan saan din ako dinala ni Lord sa mga churches, nakakainis talaga. Pero the thing is, why would I allow people's weaknesses, people's flaws, define and determine where I'm going? It is my choice. Kasi whether Christian yan or hindi, may magmumura, may religious people, makikita mo, full of imperfection. Kahit naman tayo eh. Ako, nag-umpisa ako, grabe din ako, pero nabago ako at thank God, nabago niya ako. Be patient with people who are still not changed, but in the end of the day, you have to see sino'y tinitignan mo sa buhay mo. If you continue to look at people's weaknesses, may stumble ka. Pero when you look at Jesus Christ, who is perfect, look to Jesus, the author and finisher of our faith, you will not stumble because you are living for Him, not for the people. Okay? Any more question? Wala na. So you can start with your, So any more question? I hope it's clear. And I have said
Nasa inyo po yun kung gusto niyo si Kristo sa buhay niyo o ayaw niyo. Hindi po tayo pipilitin ni Lord. I have presented it in a way from the beginning to end. Pag tinanggap niyo si Kristo ngayon, that's only the beginning. Umpisa pa lang yan. Mahaba-haba pa ang biyahe. Pero huwag kayong bibitaw kasi tapat ang Diyos. Kahit bumibitaw na, ibig sabihin minsan nagda-doubt tayo, it's normal. Pero God will not give up on us as long as He sees we have a heart for Him. Amen po ba? So I pray that you are blessed in your visit here and that God has touched you in a way that will really change your life and have a new direction, that you will find peace, joy, unspeakable, that and peace that surpasses understanding. Tandaan niyo lang po, mahal po tayo ng Diyos. Ang tanong, mamahalin po ba natin siya pabalik? We obey God not because of the fear of losing the blessing or of judgment. We obey Him because out of our love for God, because He loves us first. Okay? So God bless you until we meet again. So ako po ay iiwan ko na po kayo kay Pastora Ana. Salamat po muli and God bless us all.